Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po, yung ngayon, yung katatapos-tapos lang, lusot na daw sa Quadcom hearing si Digonggong. Yan. Tsaka yung isa, 6 hours ago, napahiya si Sara Duterte kay PBBM, kain suka sa pagtawag na walang alam ang Pangulo. Kung ito po, siyempre, hindi na natin pinanunod yan dahil wala namang katuturan yan. Pero sa pamagat na to, napahiya, no? Napahiya si Sara Duterte kay PBBM, kain suka, sa pagtawag na walang alam ang Pangulo. Paano po napahiya ngayon? Ngayong panahon ng bagyo? Ilang beses nga po natin tinalakay na tama po si BP Sara, no? Alam nyo, hindi lang sutil to si BP Sara, Kasi kung ako to, ipagdidildilan ko, tama yung sinabi ko, di ba? No? Kung si BP Sara po sutil, sasabihin niya, naniwala na kayo sa akin na ang presidente na si BBM ay hindi marunong magpresidente? Ano ba hindi mo napanood sa kitang-kita ng buong tao? No? Lahat ng tao, kitang-kita. Nagtatanong si Velasco, hindi pala nagtatanong. O tama, pinarating sa kanya ng gobernador ng Camarines, si Villafuerte, na bahana yung lugar nila. Ano pong gagawin ng national government dahil hindi na raw nila kaya? Tama po yun. Pag hindi na kaya po ng local government, takbo sa national. Diyan po yung sagot niyang famous na anong gagawin natin? Paano napahiya at kain suka pa raw? Kain suka? Tama nga po Saktong-sakto nga po. Ang na-fact check nga po si BP Sara ng kalikasan Di ba? Yung mga taong hindi pa rin naniniwala kay BP Sara nung bitawan niya yung pananalita na yung ating Pangulo ay hindi marunong magpresidente. Ang nag-fact check na po, ang nagpatotoo na po, no? Yung kalikasan. Nung dumating po itong bagyo na to, pinatunayan lang po na hindi talaga siya marunong magpresidente. Akalain mo yung mga unang meeting niya. Yung US po, ang concern yung tulong na US. Nakita niyo po ba, may tulong po ba US hanggang ngayon? Yung kahapon sinabi, we are closely monitoring. Biro mo, pinag-aksayhan mo na meeting yung tulong na US. Wala naman palang tulong. Protocol sa pagtulong ng mga Southeast Asia. Buti nga, may tumugon sa Singapore. At least, meron tinulong yung Singapore. Naalala ko po dati, pag may mga sako ng ganyan, nakatulong na yung di ba? Knock on wood, huwag naman po sanang maging na nagtampo na yung China. Sabagay, kung ikaw naman ng China, bakit ka patutulong sa Pilipinas? Kung lagi mong pinasasama sa Dati laging nakatulong na kagad yung may mga bigas na kagad yung China. Yun po ang kagandahan ng marami kang kaibigan. Tignan nyo ibang bansa ngayon. Singapore lang po ang tumulong. Tayo kasi nag-isolate sa sarili natin. Sa pagmamahal natin masyado. Sa masyadong pagmamahal natin sa iisang bansa na US. Okay, paano napahiya si BP Sara? Paano niya sinuka, kain suka? Napatunayan nga ng lahat na hindi alam ni BBM kung anong gagawin. Ano sabi ni Pangulong Duterte way back 2019 niya ba sinabi yun? Teka, i-review ko lang po yung ating datos. Hindi ko na alam kung 2020 o 2019. Ito po yung nakikipagpaligsahan si BP Sara ay si BP Lenny. Kay Tatay Digong, yung nakikipag-unahan. Naalala niyo yun, nakikipag-unahan pumunta sa bagyo. Yan yun. Tapos sasabihin nila na nasa ng Pangulo. Pag dumating na si Lenny doon, nasa ng Pangulo. Ito po sinabi ni Pangulong Duterte noong November 17, 2020. You do not give orders on the day of the storm. That is stupid. Wala ka nang ibigay na orders kasi ang orders na ibigay 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of war. Tanong po, kailan niya ba in-order yung lahat ng mga puta, October 23, kasagsagan ng bagyo, doon lang siya nagpa-meeting. Sa kasagsagan ng bagyo, ang inatupag nila, humingi ng tulong sa US at sa Southeast Asian countries. No? Tapos, hindi pa po siya nag-uutos na lahat ng resources. Kinabukasan, October 24, mag-ambag-ambag daw tayo lahat. Tumulong daw tayo lahat, ambagan na.
O 25 niya pa sinabi na lahat ng resources. O yan po ba matatawag niyong magaling na pangulo? Ito po, ano po ginagawa niya? Paligsahan po sila. Paligsahan po. Ang tawag nga natin, acting president. Pag acting na kala mo talagang may ginagawa, sasakay ng chopper. Alam niyo po yung ano, si Tatay Digong, talagang pinanunod niya lang. Alam niyo po yung ano, yung acting president kung anong ginagawa, dapat may action. Dapat nakaturo. Dapat nakaturo siya sa picture. Di ba? Pati yung kasama niya si ano, nakaturo din si Remulla. Para mag-appear na may action na nagaganap. Eh bistado na po kayo. Na yan ay acting lang bilang presidente. Uma-acting lang kayo. Obvious naman si Tatay Digong. Karaniwang kasama niya si Bongo. Pag nasa chopper, tinitignan talaga nila kung ano yung damage. Ina-assess ng utak. Eh, nasa chopper na, nagtuturo pa. Kanino mo tinuturo? Kanino mo tinuturo yung nasa taas ka ng chopper? Ano ibig sabihin na nagtuturo ka? Tinuturo mo sa nagda-drive? Para imposible. Yun, tignan nyo ba? Oh. Posible naman. Yun po yun eh. Pag ma-action po sa picture, sa totoong buhay po, walang aksyon. O, tignan nyo. Dumalaw dun sa mga nabahaan. Feeling niya, alam nyo, o, tama yung pretending. Feeling niya, ano po eh, kampanya pa rin. Alam nyo, si Pangulong Marcos, Pangulo natin, o, yung ating acting president ngayon, no? Magaling po siyang mangampanya. Ilan taon na po, tapos na po. Ang alam lang po ng Pangulong mangampanya. Hanggang ngayon, nangangampanya, kamay ng kamay. Ngayon lang ako nakakita na yung mga binaha, kinamayan at tuwan-tuwa siya. All smiles. Nakaporma, nakashade. Kumakamay na kala mo, kampanya. Tapos kumakaway pa eh. Pakikiramay dapat, di ba? Nakikiramay ka dapat. Hindi. Ito parang kampanya. Hayaan niyo yung mga tao kung anong gagawin. O magpasalamat kayo. On cue lagi. Magpasalamat kayo. Nakakahiya. Sabi ng kanilang congressman, o pag magpasalamat kayo, dinalaw kayo ng Pangulo, parang talaga, utang na loob pa namin. Yung mga gesture po nakakabwisit, eh, parang nangangampanya po ba kayo? At nakangiti, all smiles. Parang nakakainsulto. Eh. Feeling niya, pagbaba niya, automatic na nangangampanya. Di ba ganyan siya nung kampanya? All, punta na po tayo rito. Kaya, eto po, tama po si BP Sara, hindi talaga marunong magpresidente. Lahat ng orders nasa camera na yung pinaka nakakatawa, yung sabay-sabay sila nagturo sa mapa o kung ano man dokumento. Lahat ng tao ron nakaturo dun sa may dokumento. Halatang halata, tama yung caption eh. Be, picturean mo kami be, para mukha kaming may ginagawa. Panay forma. Pareho sila ni Lenny, nagko-contest eh. Di ba? Tuwan-tuwa na naman yung magdilawan. Nakita nila lumusong sa ba. That is unnecessary. Ha? Hindi po kinakailangan. Yung mga practical na tao po, si Pangulong Duterte ba, na nakita nyo kahit minsan na sumulong sa baha, lumusong pala. Hindi po yan. Pero effective po siyang presidente kahit hindi siya lumusong sa baha, nauna na yung tulong.